Hi, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Maggawa ako ng kinotel o tawag dito sa amin adobado. Ang isa sa mga sangkap nito yung kinotel, yung tabliya, yan, at saka log, katuba, isang litro, may gatas na iba. Yun ang aking sangkap ngayon sa paggawa ng kinotel. Itong kinotel na to, ito ay mga sinaunang iniinom na mga matatanda dito sa amin. Kasi ngayon, hindi na to uso ang paggawa ng kinotel dahil mayroon ng mabibili na mga instant na beverages katulad ng beer o ano pa riyan. Pero nung sa una talaga, walang mabibili, kaya ang ginagawa ng mga sinaunang tao, magawa sila ng kinotel. Yung kinotel, yan yung pinaghalo na tuba at saka tablia o brown chocolate. Ito yung ginagamit nila. Itong brown chocolate, niluluto pa to doon sa kitol o yung kawali na kuluan. Kunti lang ang tubig ilagay nito. Palamigin to pagkatapos. Pagka lumamig na, pwedeng sa habang mainit pa, pwede rin isahog yung evaporate, yung maggawa ka rin ng magbati ka rin ng dalawang itlog. Pag lumamig na siya, ihalo na doon sa tuba, imix na siya ng todo hanggang parang bubula-bula na. Ang tinatawag na kinotel at siya ay maganda ring inumin. Nakikita ko to nung sinauna na marami na gumagawa nito. Pero ngayon, wala na akong nakikita nito dahil yung iba nito ay tinatabad na sa paggawa dahil bumibili na lang agad ng tuba at saka cheeser na Pepsi o Coke at saka mayroon naman din inumin na mga hard liquor. Pwede na. Pero ito talaga ang sinaunang iniinom na maganda din to sa kuan, yung parang namumutla ka. Maganda to inumin. Parang namumula ang pisngi mo nito yung tuba, pero huwag mo lang araw-arawin dahil mayroong halo na itlog at saka parang complete siya, may protein kasi itong itlog may protein na to siya. Kuan pa yung sa gatas. So hali kayo at sundan nyo ako sa aking gawin ngayon sa paggawa ng kinotel. Tikman ko kung gaano ba katalaga kalasa, kasarap ang isang kinotel na aking ginagawa. Hali kayo at aking magluluto muna ako ng lutuin ko muna to yung bliya doon sa kawali. Konti lang tubig ilagay doon, bali isang 1 cup lang ang tubig na ilagay para siya ay kuwanga pungga espesong espeso, yung hindi masyado malabnaw, talagang purong-puro. Halika kayo, sundan niyo ako at magluto muna ako sa maglagay muna ako ng tubig ng konti rito sa kettle. Ayan, konti lang muna para mas madali siyang malusaw. Ayan, pagkatapos yung dagdagan ko na siya ng kahit hindi may 1 cup lang, ganito lang ang tubig pwede na to. Sindi muna tayo. Pag kumulo na yan, ilagay ko na to yung tatlong tabliya. Halu-haluin sa isang kahoy yung tinatawag lang batirol o bornilyo. Dalawa lang tawag ito. Ito yung batirol. Yan, ito yung batirol o bornilyo. Itong tawag nila sa kuan. Yan, ilagay na doon yan. Matutunaw yan pag mainit na yung tubig. Hindi sa masusunog dahil mayroon siyang tubig. Masunog siya kung walang tubig na ilagay doon. Pero mayroon tubig na konti, pag kulo nun, madali siya malo. Ganito lang yan pag gawa. Kunting ganito lang, nahalo hanggang sa malusaw, maluto siya. Kaya yung iba nito, na ayaw na talaga maggawa ng kinotel dahil matrabahoso ang paggawa nito. Hindi katulad ngayon na mayroon ka lang mabili ng mga binuti, yung katulad ng Sting o Cobra. Isa din to sa mga tonic drinks nung unang panahon. Makapagbigay din to ng lakas sa iyo. Ito yung inom ng mga tao dati sa sinaunang panahon. Ito agad ang madali nila kasi mga tao nung una hindi nila inisip na gaano katagal, basta makagawa lang sila at pulidong-pulido ang paggawa nila. Hindi katulad ngayon na ang mga tao umaasa lang sa instant na gawain na lang. Pero nung una talaga ang ginagawa nila, yung trabaho nila upang makagawa sila ng masasarap na mga pagkain o inumin. Yun, ito ipakita ko sa inyo kung paano magawa ng kinotel. Ito siya, pag naluto na to siya, palamigin lang muna to doon sa cup. Pag lumabig na siya, bago ilagay doon sa isang tuba, kasama na yung itlog
at saka yung gatas. Habang mainit pa siya, ang gatas pwede nang ilagay dito sa cup para maluto ang gatas. Kumulo na siya, oh. Kailangan haluin, kumulo na siya. Haluin ang haluin para hindi siya umaapaw, kasi kung umaapaw siya, sayang, mabawasan mabawasan yung tablian na ilagay ko. Kunti pa namang tubig. Lutuin lang to siya ng maigi upang mas magandang inumin. So yan lang muna, at mamaya haunin na yan. Pag mainit pa yung tsokolate, magbati muna ako ng itlog. Yan, batihin yung dalawang piraso. Ganito lang siya pagbati, gamit ang tinidor. Pag na break na yung mga nutrients, ilagay na tong tuba, ay tsokolate, yun, at batihin uli. Yan, para maluto yung itlog, kasi kung hilaw siya medyo malangsa. Kaya ganito ang ginagawa, yung habang mainit pa yung tsokolate, nilagay na yung itlog. Yan, luto na to siya. Bali isang cup lang na tsokolate ang nilagay ko. Tapos buksan ko tong milk. Yan, ito na yung gatas, ibuhos ko na. Hindi lang ubusin, katamtaman lang, kalahati ang nilagay ko, na wala na to siyang asukal. Kasi kung asukalan pa, wala na. Yung tuba lang dito talaga ang kuhan. Yung walang asukal dito, ito lang sila hinahalo. Itlog, tsokolate, ay tablia, at saka ibuff na gatas. Kahit anong uri ng gatas, basta ibuff ang iyong ilagay. Dalawa itlog ang ginamit ko. Pwede rin mas mataas pa, maraming itlog ang ilagay. Akin dalawa lang, tama na yung dalawa. Palamigin muna to bago siya ihalo doon sa tuba. Kasi kung mainit pa, ihalo doon sa tuba. Kaya antayin muna siyang lumamig bago ihalo siya at inumin na. Isalin ko na dito yung tuba dito sa aking pitcher na gagamitin. Pero hindi ito punuin dahil marami itong kuhan. Mga kalahati lang siguro, pwede na to siya. Siya, ganito karami. Tapos ito pa yung kuhan. Kung kulang pa talaga, dagdagang malamig, mainit pa siya, hindi muna siya ihalo doon. Hayaan muna na. So, antay lang muna tayo ng ilang mga minuto bago inumin. Jumalit ang bunganga nito na aking lalagyan. Kaya yung mangkok malaki. So, ilipat ko muna to sandali sa pinakuluan ko para dito ko na ibuhos, para hindi masayang yung pinaghalo ko na hot chocolate at saka yung itlog o gatas. Ilipat ko muna sa kabila doon sa pinakuluan ko para mas madali siyang pagbuhos. Itlog at saka yung tsokolate, malamig na siya. Isalin ko na dito sa tuba na aking ginawang gagawin ko ngayong kinutil o adobado. Yan, ito na ang kulay. Yan, tamang-tama. So, ito yung kabuuan ng kulay ng ikumpara dito sa tuba. Malaki na siyang pinagkaiba. Yung tuba, yung purong tuba at saka ito na may haro ng tsokolate. Tuba, ito tuba, kinote, ay tuba, tsokolate, at saka gatas. Ito na nangyari, iba na ang kulay. So, pwede natin bago inumin, haluin muna siya ng sandali. At bago isalin sa isang lalagyan ng baso. So, ito na. Ilipat ko na ito sa aking cup. Tagay para sa tagumpay ng ating lahat. Inumin ko na to yung kinotil. Aw! Masarap. Medyo mapipagka malasa talaga yung tsokolate, itlog, at saka yung gatas, at saka yung tuba. Naghalo-halo sila. Kumbaga sa kwa, nag-agawan ang lasa nila ng tatlong nilagay ko. Ay, apat. Tuba, itlog, tsokolate, at saka gatas. Oh! Sayang pa. Ikaw ma. Tilawi. Tilawi ba? Eh, ubana. Ito na.
Di na asukaran ano? Dili asukaran. Asukaran? Ito, dili. Asukaran mo kagano? Kuwa asukar eh. Dili tamis. Dili man tamis. Daw kantang-kantang ininumila yung tuba. Sa kanila nilagyan ng asukal, sa akin walang asukal. Okay na to sa akin. Ah. Pait. Ma, pait-pait pero pwede na. May gatas, may beer, at ito. Ito lang, gatas, at saka itlog, dalawang itlog, tsokolate, tatlong piraso. Ang sa kanila, baso nilagyan ng asukal kasi mapait-pait daw ng konti. Dahil nag mapait dahil sa lasa ng chocolate. Yung tablilla. Pero ito mas malasa. Ano naman dahil nakabuong tablilla? Tulo. 50 na ba ni siya? Ang isa ka pa. Ang isa ka lo. Oo, kani 50 ni. 50? Oo. Uy? Da. Ang isang litro, 50 pesos. Kaya kayo at samahan niyo ako sa pag-inom ng kinutil. Kinutil o adobado. Oh, sige. Kampay. Tagay sa tagumpay. Wow. Malasa. Dagdag pa uli. Kunti na lang. Tagay uli. Ako lang nag-iisa. Namula na yung naong. May mukha. Pangpapul. Tagay tayo sa tuba. Ay, kinotel na pala to. Kinotel. Tikman ng kinotel. Ito yung kinotel na palaging iniinom ng mga sinaunang tao. Yung pag walang Sabado, o ganun, pagkatapos ng trabaho, kasi wala kasi nung unang mabibili ng mga inumin. Kaya ang ginagawa nila, naggawa sila ng kinutil, yung pinaghalo ng tsokolate, gatas, at saka itlog. Ang yung iba na medyo mapaitan pa, lagyan nila ng asukal. Pero yung iba talaga, lagyan pa nila ng beer. Kaya yun, bumubula-bula yun. Yun, mas taas na yung label na yun, lagyan pa ng beer. Nung una kasi, wala kasi pasi yung pambihira yung makabili ng mga inumin pang makalasing katulad ng mga nasa buti. Nung una, mahirap pabilihin yun. Mayroong mura pero mahirap. Ngayon, mga tao ngayon hindi na uminom ng ganito dahil ang ininom nila, yun na ang mga nasa buti. Yung katulad ng, ano pa yan, basta nasa buti yung makalasing. At saka yung mga energy drink na nakabuti na rin. Pero ito, isa rin to siya sa energy drink kasi may tsokolate at saka mayroong tuba para ka rin ito na energize pag makainom ka nito. Huwag lang masyadong sunod-sunod na araw, makasira din to siya. Lahat ng sobra ay makasira sa katawan, kaya katamtama lang ang pag-inom. Drink it moderately. So this is your Yoyo Sam. See you on my next vlog and don't forget your assignment, please. Subscribe, like, and share it to your friends or pal. Thank you very much and God bless us all and bye-bye.